Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gusto nga po ni Kevin Durant na tambakan ng Team USA ng 40 to 50 points ang kanilang mga kalaban sa darating na Paris Olympics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tatabla na nga po sa top 8 bukas ang Los Angeles Lakers. Nasabi ko na nga po sa inyo mga katrops ng nagdaang araw, nakabilang nga po sa mga manlalaro na posibleng maglaro sa lineup ng Team USA sa darating na Olympics ay kinabibilangan ng ilang mga superstars sa NBA na sina Stephen Curry ng Golden State Warriors, Jason Tatum ng Boston Celtics, LeBron James ng Los Angeles Lakers, Kevin Durant ng Phoenix Suns, Joel Embiid ng Philadelphia 76ers at si Jrue Holiday ng Boston Celtics. Pero sa kabila nga po niyan ay hindi pa rin naman nga po ito official o wala pa rin naman nga pong kasiguraduhan kung makakapaglaro talaga sila sa Team USA sa Olympics since magdedepende pa nga po sila sa magiging lagay ng kanilang mga pangangatawan kagaya na lamang ni Joel Embiid na nagtamo pa lang nga po ngayon ng medyo malalang injury sa kanyang tuhod. Kaya kailangan muna nga po maging healthy ang kanilang mga katawan bago sila sumabak sa darating na 2024 Paris Olympics. Pero ayon na rin naman nga po mga katrops sa naging pahayag ni Kevin Durant, susubukan nga daw po niyang pilitin ang kanyang mga kapwa American NBA superstar na maglaro sa Olympics since gusto nga po niya na maipakita sa buong mundo kung gaano pa rin nga po kadominante ang Team USA sa pamamagitan ng pagtambak nga po nila sa kanilang mga kalaban ng 40 to 50 points sa kanilang mga laro. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang tatabla na nga daw po sa top 8 bukas ang Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrops sa pagkakapanalo ng Golden State Warriors sa huli nga po nitong game laban sa Toronto Raptors ay naungusan na nga po nilang Lakers sa pagiging ka-top 9 sa Western Conference. Ibig sabihin, bagsak na naman nga po ang Lakers sa 10th pwesto sa standing sa pagkakaroon nga po nila dito ng record na 33 wins at 28 losses. Ngunit sa kabila nga po niyan ay hindi para naman nga po dito dapat mag-alala ang kanilang mga fans. Gayong mahaba-haba pa naman nga po ang kanilang mga laro ngayong season. Isa pa, hindi rin naman nga po sila nagkakalayo sa 6 na pwesto sa standings ng West since 3 games lang naman nga po ang kalabangan sa kanila dito ng New Orleans Pelicans na merong record lamang na 36 wins at 25 losses. Bukod rin nga po dyan mga katrops, ay lumiit na rin naman ang pagitan nga po nila sa 7 na Sacramento Kings na meron na lamang 2 games na kalabangan at ang 8 na Dallas Mavericks na meron na lamang 1.5 games na kalabangan sa Lakers matapos nga po itong matalo ngayong araw laban sa Boston Celtics. Sa katunayan, kapag nanalo pa nga po bukas ng umaga ang Lakers sa kanilang game laban sa Denver Nuggets, ay pareho na nga po silang magkakaroon ng Dallas Mavericks ng 34 wins ngayong season na isang magandang sinyalis na posible na nga po talaga silang umangat sa standings ng Western Conference. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.